Hi guys, welcome back sa channel ko. Bali, gusto ko lang kasi i-share yung mga nalalaman ko tungkol sa photography. Kaya kung baguhan ka pa lang sa photography, ayan. Para sa itong video na to. So guys, gusto ko lang i-share nung nag-uumpisa pa ako sa photography. Bali, hindi ko muna inaral yung kung paano mag-expose. So nung nagkaroon ako ng camera, ang gamit kong shooting mode noon is automatic. Pagkatapos, sumunod ko nalaman yung aperture. Kaya ang ginagamit ko na noon is yung aperture priority. So ngayon, ang bala kong ituro is yung aperture, yung shutter speed, saka yung ISO. Kung ano yung ginagawa nila sa picture. Hindi muna natin dadaanan yung exposure triangle. Yung effects lang muna nila sa picture ang i-discuss natin ngayon. Unahin natin yung aperture. Ano ba yung aperture? Bale, kung nakakita ka na ng mga pictures na ako yung kunyari, ito yung subject mo, tapos hindi na nakafocus yung background mo, isa sa nagkocontrol nun yung aperture. Yung aperture kasi, ganito yan. Pag mas malaki ang value ng aperture mo, mas marami kang kayang i-focus. So, mas konti, mas maliit yung aperture, mas mababa yung value, mas konti lang yung kaya mo i-focus. So, ulit, hindi ko muna i-discuss dito yung kinalalaman ng aperture sa exposure. Pag-uusapan muna natin yung sa focus. Okay. So, for example, so kung mapapansin mo dito sa picture na to, nakapokus ako dun sa asul na Iron Man. Ang gamit kong aperture is 1.8. So, konti lang yung kaya niyang i-focus. So, yun, nakafocus ako sa Iron Man. Yung nasa paligid niya, hindi nakafocus. Ngayon, pag tinataasan natin yung aperture, mas dadami yung pwedeng sumama sa focus. For example, F5. Ayan. Nakafocus pa rin ako sa Iron Man na asul, pero naisama ko na yung nasa likod niya na kulay itim. Ngayon, tataasan ko pa yung aperture ko, gagawin ko F14. So, mas nakita mo, nakafocus pa rin ako kay Iron Man, pero mas dumami na yung naisama ko sa focus. Kahit hindi ako nakafocus dito sa dalawang Iron Man na to, malinaw na sila. Sumama sila sa focus. Ito na, F22. Yan. Kung mapapansin mo, halos lahat nakafocus na. Iyon ang ginagawa ng aperture. So, mas mataas yung value ng aperture mo, mas marami kang kayang i-focus. Mas mababa yung value, mas konti yung kaya mong i-focus. So, anong nangyayari? Pag binababaan mo yung aperture mo, yan, lumiliit yung depth of field. Yan yung field na nakafocus lang sa picture mo. Sa ibang video ko na ipapaliwanag yung depth of field. Basta ngayon, ang isipin mo lang, mas mababa yung aperture mo, mas konti lang yung nakafocus. So, mas magiging blurred yung background mo. Yun yun. So, yung shutter speed naman, eh kung gaano kabilis magsara ng shutter ng camera mo. So, mas mabilis magsara yung shutter mo, mas mabilis mag-capture ng picture. Ibig sabihin, mas kaya mong pahintuin yung movement ng mga gumagalaw sa picture mo. So, kung mas matagal na nakabukas yung camera mo, doon ka mag-i-introduce ng motion blur. Ibig sabihin, marirecord mo lahat ng gumagalaw. Pati yung paggalaw nila. So, for example, dito sa picture na to, ang shutter speed ko is 1 over 640 of a second. Kung mapapansin mo dito, yung mga nakabike, yung mga nakatricycle, yung mga nakamotor, nakahinto sila. Pero ang totoo, gumagalaw. Walang motion blur. So, mas mabilis yung shutter speed mo, mas mapapahinto mo yung mga gumagalaw. Maiiwasan mo dito yung camera blur. So, ngayon, tingnan mo, pagka binabaan natin yung shutter speed, pag tinagalan natin yung shutter speed, makikita mo, itong nakabike na to, yung nakakulay green na bike, blurred na siya. Ibig sabihin, nakapture na yung paggalaw ng tao na yun. Dito, 1 over 10 of a second na yung gamit ng shutter speed. Yung tricycle, kitang-kita na yung pagka-blurred niya. Iyan yung tinatawag nating motion blur. Tatagalan pa natin yung shutter speed. So dito, sa huling picture, halos isang segundo nang nakabukas yung shutter ko. So, yung
mga gumagalaw dito, ayan, halos hindi na nakita. Blurred na talaga. Another example, dito sa picture na to, yung subject dito, nag-shadow box. Merong movement yan, pero ang shutter speed ko is mabilis. Napahinto ko siya. Kung mapapansin mo, halos walang blurred yung picture. Hindi na-introduce yung motion blur. So, sharp yung subject mo. Ngayon, nung ginawa kong 3 seconds yung exposure, 3 segundong nakabukas yung shutter, and na-introduce ko na yung motion blur. 3 segundong nagka-capture yung camera, makikita mo yung pinagdaanan ng tao. Na-capture yung paggalaw niya. So, ganun yung ginagawa ng shutter speed. Pwede mong pahintuin yung gumagalaw. Pwede ka rin mag-introduce ng motion blur. So, yun lang yung kailangan mo tandaan sa shutter speed. So, kung gusto mo sharp yung mga pictures mo, maiwasan mo yung motion blur, taasan mo lang o kaya bilisan yung shutter speed. So, kung gusto mo mag-introduce ng motion, kunyari, gusto mo makapture yung movement ng mga gumagalaw doon, tagalan mo lang yung exposure mo. Tagalan mo yung shutter speed. Yun. So, okay, last na tayo, yung ISO. Sa ISO naman, ang kailangan mo lang tandaan, mas mababa yung value niya, mas malinis yung magiging picture mo. Mas mataas yung value ng ISO, mas mag-introduce ka ng image noise. For example, dito sa picture na to, mababa yung ISO ko. Ang gamit kong ISO is 100. So pansinin mo ah, malinis yung picture ko. Ngayon, habang tinataasan natin yung ISO, mas mag-i-introduce tayo ng noise. ISO 800. Hindi na siya ganun kalinis. Ngayon, kung hindi mo pa mapansin dito yung noise, tataasan pa natin yung ISO. Ayan. 6400 na. Kung makikita mo, hindi na ganun kaganda yung image. Tapos lumabas na rin yung noise. Ayan yung image noise. Para mas makita mo pa siya, minaximize ko yung ISO, nilagay ko sa 25,600, ayan, makikita mo, hindi na ganun kaganda yung picture mo. Okay, so yun yung epekto naman ng ISO. Mas mababa yung value, mas malinis, mas mataas, mas noisy yung magiging image mo. So ayan na yun, mabilis lang no? Basta ayan lang muna yung kailangan mong tandaan sa shutter speed, sa aperture, saka sa ISO. Ayan lang muna ang tatlo na yun. So, summary lang, aperture, siya yung nagde-determine kung gaano karami yung maisasama mo sa focus. Mas mababa yung value, mas konti yung nakafocus. Mas mataas yung value, mas maraming nakafocus. Next is shutter speed. Mas mabilis yung shutter speed mo, mas mapapahinto mo yung mga gumagalaw. Mas matagal yung shutter speed mo, mas mag-i-introduce ka ng motion blur. Okay? So, yung ISO naman, mas mababa yung value ng ISO mo, mas malinis yung picture mo. Mas mataas yung value ng ISO, mas noisy yung magiging image mo. So, yun. So, yung tungkol naman sa exposure triangle, sila pa rin tatlo yun, pero sila naman yung nagde-determine kung ano yung magiging exposure ng picture mo. So, next video na siguro yun. Okay, so yun lang. See you sa next video.